Pag-usapan natin kung ano ang kahulugan talaga ng fear o salitang takot. At kung ano ang ginagawa ng ating amang makapangyarihan sa lahat sa mga taong hindi takot sa kanya. Oo, nagsasabi tayo na nagdadasal tayo sa Diyos at humihingi tayo ng tawad at nagpapasalamat tayo. Pero ang tanong, kanino ho ba talaga tayo nagdadasal na Diyos? Dahil huwag po nating kakalimutan, sa ating sagradong samahang PBMA, palaging sinasabi ng ating founder, ang ating ministro, na hindi ho siya Diyos. Na ang kanyang mga salita at sa kanilang mga kasamahan sa SD ay mga salita ng Diyos. Para sila ay makatulong sa atin na magpakabuti at gumawa ng mga bagay na ikasasaya ng Diyos. Pero paulit-ulit ho siyang nagsasabi na kailangan ho tayo ay marunong matakot. Huwag tayong magpalayo sa totoong Diyos ang naglikha sa atin. Ang amang makapangyarihan sa lahat na palagi niyang binabanggit at ang ating Panginoong Hesukristo na nag-iisang anak ng ating makapangyarihang Ama. Kaya lang, may mga nahuhulog at mga nagkakamali at naliligaw dahil sa mga ganitong paniniwala. Pakinggan ho natin. Ang idolatry o pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na ito sa kanilang isipan ay isang panlilinlang sa sarili at ito ay kadalasang resulta ng mga maling aral. Tulad din sa sinasabi ng ating Lolo Adriano na kapag may taong buhay o kung sino man ang magsasabi na siya at gamit-gamit ang pangalan ng Diyos ay hindi na ho yan totoo. Katulad sinasabi ng ating ministro, mag-ingat tayo sa mga nag-Diyos-Diyosan. Ang tanging giya lang natin habang tayo'y nabubuhay para maiwasang maligaw ay ang kanilang mga mensahe dahil wala ho silang tinuturo sa atin na tayo'y mapapahamak. At kapag lagi natin pinakikinggan ang kanilang mga mensahe, nagkakaroon tayo ng takot sa Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Hesukristo. Ang nangyari sa ating samahan, ang karamihan 90% ng mga miyembro sa Sagradong Samahang PBMA ay nakalimutan na nila ang mensahe, nakalimutan na nilang dalangin, kaya hindi na ho sila nagkakaroon ng mabuting pag-iisip at mabuting pang-uugali. Nawawala na sa kanila ang takot at galang sa kapwa. Hindi na sila nag-iingat sa kanilang mga salita at kilos. Wala na silang pakialam kung sino pang masasagasaan nila. Mismo ang mga nagtayo ng Sagradong Samahang PBMA ay kanila nang nabura sa kanilang puso at isip. Na kapag may pupunta sa kanila at lalapit at iparinig ang mga mensahe ng mga ministro natin na mga nagtayo sa ating Sagradong Samahang PBMA ay ito'y binabaliwala na nila at ayaw na nilang pakinggan. Dahil nakakalimutan na nila ang salitang takot at galang. Huwag nating kakalimutan, nakikita ang lahat ng Diyos. Nababasa ang ating mga isipan at puso. Nakikita lahat tayo kahit saan pa natin gustong magtago. Ang sabi nga ng ating ministro, kahit anong dilim, kahit anong lalim ang inyong pagtataguan, tayo'y makikita pa rin ng Diyos Ama na naglikha sa atin. At dahil nakikita niya lahat, nababasa niya lahat ang ating mga isip at kilos, nalalaman niya lahat kung ano ang ating mga galaw, kaya doon niya tayo babasihan sa kanyang paghusga isa-isa sa atin. Ano ang ating kalooban at panlabas? Dahil ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat ay nag-iisang makapangyarihan, kaya walang pwedeng huminto at mangialam kung ano ang kanyang dapat gawin bawat isa sa atin. Ang sinasabi ng ating ministro ay kailangan paghandaan natin ang ating darating na paghusga ng Diyos sa atin. Walang makakatakas nito. Lahat tayo ay dadaan sa paghusga at siya lamang ang tanging nakakaalam kung ano-ano ang parusang ibibigay niya bawat isa sa kanyang mga anak. Dahil sa sobrang niyang makapangyarihan, walang pwedeng umiwas sa kanya. Maraming nagsasabi na sila ay PBMA, maraming nagsasabi na sila ay Katoliko, maraming nagsasabi na sila ay nagdadasal. Ang problema, kapag miyembro ng PBMA, nakakalimutan na nila kung saan sila galing, nakakalimutan na nila kung sino, nakakalimutan na nila pulot dulo ng samahang PBMA. Katulad ng iba, nagsasabi na sila ay kumikilala sa santos, santas, mga anghel na nagbabantay
ang ating Panginoong Hesukristo at ang Diyos, ngunit hindi talaga sila nagsasamba sa Amang makapangyarihan sa lahat at hindi sila nagsisimba. Banggit sila ng banggit, ngunit hindi sila nagpapakilala sa mga santos at santas na sabi ng ating ministro na sila'y pinagkakatiwalaan ng ating Panginoong Hesukristo. Huwag nating kakalimutan na dalawa lamang ang uri ng tao sa mundong ito. Ang una ay ang mga kaaway ng Diyos at ang pangalawa, ang mga mabubuti at tunay na anak ng Diyos. Ang karamihan na nangyari sa ating samahang PBMA ay tinatawag nating sagrado, pero 90 o 90% ay nanatiling kaaway ito ng ating ministro. Ang ibig pong sabihin, dahil ang ating ministro ay palaging nagsasabi na ang lahat ng kanilang turo at salita ay galing sa Diyos Ama. Kaya, kung sila'y nagre-rebelde sa sagradong samahang PBMA, sila ay kaaway ng Diyos. Kaya ang binabanggit ng ating ministro ay mga misyonaryo ng Satanas. At hindi nila namamalayan o sadya lang talaga nilang ginagawa na lumulubog sila sa kanilang mga kasalanan sa gawa, sa isip at sa salita. At patuloy silang lumulubog dahil sa kanilang mga kasalanan sa Diyos Ama, sa Panginoong Hesukristo at sa mga sugo ng Diyos. At wala na silang naiisip o nakikita o naririnig na tamang gawa at salita. Huwag nating kakalimutan na bawat kasalanang ating nagawa sa salita o sa mga gawa ay laban lamang yan sa ating Diyos. Laban lamang yan sa ating tagapaglikha dahil siya lamang ang ating tagapaghusga. At higit sa lahat, malaking kasalanan yan sa ating binabanggit sa ating dasal na ang kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Hesukristo. Dahil siya ang unang-unang masasaktan, siya ang unang mabibigo sa ating mga gawain, sa ating mga salita. Dahil alam niya na kapag tayo'y gumagawa ng mga sadyang kasalanan, ay ito ay ikagagalit ng kanyang Ama. Dahil may tinatawag tayong wrath, poot ng Diyos Ama na tagapaglikha sa lahat. Dumating ang panahon, pinakita niya sa lahat na ang kanyang mga paboritong tao, ang kanyang mga mahal na anak, ay kaya niyang wakasin tulad sa ginawa niya sa Sodom at Gomora. Katulad na lamang sa nangyayari sa atin ngayon, takot na takot tayo sa COVID, sa Omicron, sa Delta, kung ano ang mga virus. Ngunit hindi tayo sumusunod sa batas, hindi tayo nagpapavaksin, hindi tayo nakikinig at gumawa ng hakbang para tayo'y maproteksyonan na kahit papano ay tulungan tayo ng Diyos. Tandaan po natin na palaging sinasabi ni Lolo Adriano ng ating mga spiritual division members na kailangan sumunod tayo sa batas ng gobyerno dahil hindi naman sila mga magician at hindi nila pwedeng lampasan ang kapangyarihan ng Diyos. Ngunit ano ba talaga ang fear? Ito ba ay takot sa mga kalamidad o mga bagay na darating na hindi natin magustuhan sa ating buhay? Palagi sinasabi ng ministro na aking Ama na lahat ng kanilang salita sa spiritual division members ay galing sa Biblia. Dahil hindi tayo marunong magbasa, karamihan sa mga miyembro, sila na lamang ang naghatid ng mga salita kung ano ang nakasulat sa Biblia. Ang salitang fear ay makikita sa English ng Biblia at ito ay nababasa at mababasa ng 450 times. At may mahigit kumulang na 350 times sa Old Testament. At ang karamihan nito kapag nagbabasa tayo ng Biblia ay nagtutukoy sa fear of God o kaya fear of the Lord. Minsan, kapag nagbabasa ka, magtatanong ka sa iyong sarili, bakit kaya ang daming nababasa, parang bawat pahina ay may mababasang salitang fear. Dahil tulad ng ating ministro, lagi nating naririnig sa kanyang mga mensahe na kailangan huwag tayong lumayo sa Diyos. Marunong tayong matakot sa tunay na Diyos. May tinatawag na sinasabing hira. Ito ay Hebrew na unang salita ng ating Panginoong Diyos. Ang hira in English is fear, pero iba ang kanilang ibig sabihin. Malawak ang ibig sabihin nito.
galing sa negatibong pangamba hanggang sa positibong pagsamba at malalim na pagrespeto at mula sa banayag na paggalang hanggang papunta sa mas malalim na paghanga. At ito ay nagbibigay ng karangalang paggalang. Kaya isa dito ang hira ay positibong may kahulugan na kapag may takot ka sa Panginoon, ito ay pasimula ng ating karunungan at pagiging mabuti sa sarili at sa kapwa. Karamihan sa tao sa buong daigdig, dito rin sa ating sagradong samahan, nasasabihin nila may takot sila sa Diyos. Ngunit kung hindi talaga ito totoo at galing sa kanilang kaluluwa na talagang may takot sila sa Diyos, kaninong Diyos, sinong Diyos, ito ay para silang buhay, ngunit ligaw na ang kanilang kaluluwa sa mundong ibabaw. Huwag na huwag nating kakalimutan ang palagi pinapaalala sa atin ng ating mga ministro sa ating sagradong samahang PBMA. Kaya sila nagtayo ng samahang ito ay para maituro sa atin paano magpakabuti dahil walang maliligtas at walang kahit sino man ang hindi darating at dadaan sa paghusga sa Judgment Day ng ating amang tagapaglikha ng lahat. Kahit pa ay nagsakripisyo ang kanyang bugtong na anak para sa atin, hindi pa rin sapat ang ating pananampalataya sa kanya. Gusto niya ay tayo'y gagawa ng mga bagay na ikasasaya ng kanyang ama. Hindi porke tayo naniniwala sa Panginoong Hesukristo ay libre na tayong gumawa ng kasalanan dahil iniligtas na niya tayo. Pero ganun pa man, gusto pa rin niyang gayahin ang kanyang mga ginawa para tayo'y maging mas mabuting tao para tayo'y makapasok sa kaharian ng kanyang ama. Pero ganun pa man, kailangan wag nating walain ang takot natin at galang at pananampalataya sa kanyang ama na ating ama na makapangyarihan sa lahat. Dahil hindi naman porke at tayo'y nagdadasal at naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo at hindi porke tayo ay sinalba na niya at nagsakripisyo na siya para tayo'y isalba sa ating mga kasalanan, hindi pa po yan sapat. Kailangan po gayahin natin ang kanyang mga galaw para po tayo'y maging mas mabuti, pilitin nating mas maging mabuti tayong tao para pagdating ng ating Judgment Day, maisasama tayo ng ating Panginoong Hesukristo sa kaharian ng kanyang Ama. Katulad dito sa ating sagradong samahang PBMA, palagi po natin pinapaalala yan na hindi porke membro na tayo ay pinili na kayo. Pagpipilian at doon malalaman sa huling hininga ng bawat buhay ng miyembro dito sa sagradong samahang PBMA. Ang pagkaroon ho ng takot sa ating amang makapangyarihan sa lahat at sa kanyang bugtong na anak na si Hesukristo ay hindi po para lang tayo'y magkaroon ng takot, kundi ipapakita natin ang ating takot sa ating amang makapangyarihan sa lahat sa pamamagitan ng ating pagpilit sa ating mga sarili na gumawa ng mga bagay na ikasasaya ng amang makapangyarihan sa lahat at ang ating Panginoong Hesukristo. Ano ang mga simpleng halimbawa? Marunong po tayong gumalang sa ating sarili para matuto po tayong gumalang sa ating kapwang tao. Marunong po tayong magmahal ng lubos o totoong pagmamahal sa ating mga sarili para marunong po tayong magmahal sa ating kapwang tao. Dahil kapag marunong po tayong gumalang at marunong magmahal sa ating sarili, marunong po tayong gumalang at magmahal sa Panginoong Hesukristo at sa kanyang Ama, sa ating amang makapangyarihan sa lahat. At kapag dumating na ang panahon na hindi na mapipigilan ng ating amang makapangyarihan sa lahat, ang ating tagapaglikha ang puot ng kanyang nararamdaman. Kaya dapat ihanda na natin ang ating mga sarili, palagi na tayong gumawa ng mga kabutihan sa ating sarili't kapwa. Magdadasal tayo ng taimtim, humingi ng tawad at magpasalamat sa lahat. Maproblema man, kasayahan man. Sa lahat, matuto tayong magpasalamat sa Kanya at humingi ng tawad na galing sa ating puso. Kapag dumating na ang panahon na hindi na mapipigilan ng ating amang makapangyarihan sa lahat, ang ating tagapaglikha ang puot ng kanyang nararamdaman. Hindi na ho niya tayo titigilan sa mga ganitong pangyayari.